day mga kalike. Welcome back to my channel. And for today's video, pag-uusapan natin ang about sa repair system. Paano mag-pump down? May nagtanong sa akin, "Sir, paano mag-pump down?" Tapos, "Sir, paano mag-change over?" Sa sunod na video, pag-usapan natin yung change over from compressor 1 to compressor 2. Dito muna tayo sa paano mag-pump down. Anong purpose ng pump down? Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pump down? Yan, pag-usapan natin. Alright. Ang pump down mga kalike ay isang paraan para kuliktahin yung liquid refrigerant sa system at iipunin niya doon sa condenser. Yun. Ang purpose naman, bakit ginagawa ang pump down? Para maka-access ka sa mga maintenance at higit sa lahat, para hindi makawala yung freon mo tuwing mag-maintenance ka. Yun. So ngayon, i-demo ko muna sa inyo kung ano ang flow kung paano mag-pump down. Iguhit muna natin. Gagamit muna tayo ng whiteboard. Tara, let's go! Alright, mga kalike. Dito tayo muna sa diagram. Sundan natin yung diagram. Ito yung diagram ng refrigeration system natin. Meron tayo compressor. Tapos condenser. Expansion valve. Evaporator. So, yan ang flow ng kanyang diagram. So, since na pump down tayo. So, ang purpose natin is pump down. Dito lang tayo mga kalike sa stop valve. Ito yung stop valve. Yan. Stop valve. Ito lang ang gagalawin mo. Sarado. Itong balbula na ito, sarado. Itong nasa gitna is bypass valve ito. Wala ka namang gagalawin dito sa bypass valve kasi hindi man niya pwedeng i-bypass kasi ipadaanin mo sa filter dryer. So ito open. Ito ay open sa yung cycle niya sa normal operation. Pero since na mag-pump down tayo, i-stop valve, i-close. Pwedeng itong isa hindi na. I-close mo lang ito kung magpalit ka ng filter dryer. So ito, i-close mo kung magpapalit ka ng filter dryer. Tapos kung mag-pump down ka, dahil ang pakay natin is pump down, ito lang siya, isasara mo, close. So ano ngayon ang mangyayari sa system mo kapag i-close mo ito? So kapag ka nag-andar yung compressor mo, i-discharge niya. Yan, ipapasok niya dito sa condenser. Pasok niya dyan. So, ang freon na i-deliver niya sa condenser, hanggang dyan lang sa condenser kasi sarado man ito. So, since sinasara mo yung stop valve, so hanggang dito lang sa condenser yung liquid refrigerant mo, yung refrigeration, ano mo, freon, kumbaga. So, since na tumatakbo yung compressor mo, dito niya i-deliver sa condenser lagi. Oh, siyempre, si compressor, katagalan niyang suction, mag-low pressure yan kasi wala nang ano dito eh. Oh. So maglo-low pressure yan. So automatic si compressor papara. So kasi doon sa limit ng pressure switch mo, papara si compressor. Tapos sa ilang sandali, tataas na naman ngayon yung suction pressure mo. Aandar na naman si compressor motor. Oh, ganun pa rin, i-deliver niya pa rin dito sa condenser. So sa mga palagay natin dalawa to tatlong andar mo patay buhay, mga tatlong andar. So enough na siya para nakulikta na niya yung mga refrigerant dito sa system mo. Pinapasok niya dito sa condenser. So isasara mo na ngayon. Since nasasara mo na yan, ipapara mo na ngayon yung compressor mo. Tapos pwede mo siyang ipapara yung isasara yung valve dito sa may compressor. Yan, pwede mo siyang isasara kung mayroon kang mga maintenance. Okay. Pero kung pump down lang tapos sunod na mga araw paandarin mo, pwedeng hindi mo na isasara ito.
Alright. Okay. Wala mga kaliki. Itong barbula lang ang gagalawin mo. Yan. Ito. Ito yung stop valve. Ito yung stop valve na tawagin. Pag nag-pump down ka, yan lang ang gagalawin mo. Wala nang iba. Tapos, tumatakbo yung compressor mo. Oh. Hanggang sa bantayan mo yung suction line kung bumagsak na. Tapos, automatic na magpapara yung motor. Okay. Pressure, wala problema. Yung suction, bagsak na. Okay. So, napara na natin, napump down na natin mga kaliki. Tandaan, nagpump down ka, isara mo lang yung stop valve yung tinuturo ko kanina doon sa baba. Tapos, hayaan mo yung compressor na umaandar para kuliktahin niya yung pressure. Pag na-estimate mo na bagsak na yung suction pressure niya, ipara mo na yung compressor. Alright, mga kaliki. Na discuss na natin, na ipaliwanag na natin, tapos nakita na natin doon sa actual kung paano mag-pump down. So madali lang, nakita naman natin, madali lang, isarado lang natin yung stop valve at yun na yun, antayin natin yung mga dalawa o tatlong andar yung compressor, automatic mamamatay siya. O yun na yun, o nakulikta, ibig sabihin nakulikta na ang prion doon sa system, dinadala niya doon sa condenser. So ganun lang kadali mag pump down. So tandaan, bakit ginagawa natin ang pump down? Para hindi makawala yung refrigerant kung sakaling magmi-maintenance ka. Tapos i-pump down pa rin natin siya para sa long period of time hindi mo gagamitin dahil ang backup ang ginagamit mo. Yun ang purpose noon. So ayan mga kaliki, sana may napulot na aral ang ating mga kaliki diyan ng mga baguhan. Maraming thank you. Huwag mong kalimutan mga kaliki, mag-subscribe, mag-comment, o di kaya mag-share, hit notification bell. Huwag mong kalimutan. Hanggang sa muli, magkita-kits tayo sa susunod mong video. Thank you mga kaliki.